sabihin siya ng ano, alam mo, advice, ganyan. Tapos yun, na medyo na-surprise ako dito nung shoot na dami na, oh, yun, galing mo, no? Galing mo sa lines. Saka ano, hindi lang yung bato ng lines eh, yung pati yung emotion. Ayun, yun lang. Ako proud. Akong anak. Anong reaction mo dyan, Bob? Sobrang totoo. Totoo yung salamat. Maraming salamat, Derek. Kasi alam ko naman na marami akong pagkukulang sa Tal House. Na parang may mga eksena doon na talagang lagi akong minomotivate ni Derek. Kasi, you know, we have to understand na it's been years bago ako nakagawa ng pelikula ng katulad ng Tal House. Sobrang daming emotions and layers. So, itong script ng Dearly Beloved, they gave it to us a year before na mag-shoot, na-shoot namin. So, I had plenty of time. Talagang nagpakitang gilas talaga ako kay Derek at kay Miss Christine Reyes because Miss Christine's very professional, no? And she comes on time, she knows her lines. Yeah, it's very true. So, ayokong mag-disappoint sila for especially in Viva for giving me this big responsibility, you know, to be Miss Christine Reyes' leading man here in this film. Miss, do you have a reaction with Jan? It's not really bad. Cute. Appreciated. And the work ethics you gave to everyone, not just to Derek Marlon and I, but to the whole team. Yung second question po, bakit yung tinanggap ng project na ito, Christine and Barron? Anong kaibahan sa mga nakawalan? At first time ba itong magkasama? No, second time na kami, but first time sa pelikula. Bakit namin tinanggap ito? Ako personally, sabi mo na rin, kasi iba to sa lahat na nagawa ko na projects. Ito yung pelikula na magtatakal sa usaping blended family. Na it's not your traditional idea of family, but it's, you know, a mirror of the other kind of setup ng pamilya na hindi natin masyado napapanood. Aron? Yung anong bakit na lang ang project na itong pamilya? Saka, doon? Unang-una, ito yung story na din. October to, noong 2022, tinawag ako ni Boss Lee. Baron, may gagawin tayong pelikula, ha? Ano to? Parang relasyon nila Boyet at saka ni Vilma. Ganyan ba talaga magsalita si Boss Vic? Maganda. Parang action star yan eh. Ayan. Maganda rin yan dito. Eh, sa pagkakaalala ko. Tatapusin mo ako. So, tsaka magaling yung writer, maganda pagkasundan. So, pinadala sa... Then, sorry ko na. Tsaka yung director mo, yung Marla. Yung Marla ba yun? Yung sa Tal House. Magaling yun. Siya mag-direct nito. So, sabi mo, sige po. Kala ko din ang joke time na ako. Kasi dati, puro Viva Max lang binibigay sa akin. Sasabi ko, wow, big responsibility. Na nung nakuha ko yung script, tinawagan ko si Direk Marla. Sabi ko, Direk, kinakabahan ako. Ang haba ng mga linya ko dito. Pakiguide naman ako, pwede pa tayo mag-workshop. Ang dami kong hiningi kay Direk Marla. Sabi niya, alam mo, parang, kaya mo yan, kaya mo yan. Parang doon pa lang binigyan niya ako ng trust. Binigyan ako ng trust ng Viva, nila Boss Vic. Binigyan din ako ng trust ni Derek. And also, when I read it, tuwa-tuwa ako doon sa script na ginawa ni Miss Eileen Quezot, who is here right now. Let's give her a clap. Writer natin. Kasi, hindi sa pagkukumpara. May improvement eh. Yung para sa akin yung Tal House, maraming kulang sa kwento. I mean, perfect na siya. Pero because master editor na si Derek Marla, ginawa niya ng paraan para lang magmukhang bongo yung kwento, di ba?
maraming, but this time, hindi na dinagdagan ng mga kung ano-ano. Kasi buo na talaga yung kwentong dinevelop nila direct Marley and Miss Aina. So, ang ganda na story. Thank you. Alright, thank you so much, Sir Claude Castro. Next is from Manila Bulletin, Robert Aguentina.